Niggas in my grill trying to phase me. This is Mr. Hernandez para na naman po sa panibagong vlog. At ngayon po ay ibablog natin ang Bacas Resort. At nagpasama po ako sa putol kong si Macmiro Hernandez. Wala nga po pala si Mrs. Hernandez kasi po pumasok sa trabaho. Katrabaho po siya sa Goldilocks Crossing, North Sagaray, Bulacan. At isa na po natin. Tara na po. Dito po kami para hanapin yung bakas ni Bernardo Carpio. Sabi ng mga matanda, dito daw po matatagpuan yung bakas ni Bernardo Carpio. Pero sabi naman po nung iba, si bakas daw po ni Cristobal yun. Dito po kami dadaan sa mababaw. Po yung bakas na tinatawag nilang madulas. Ngayon po mababaw po yung tubig dito eh, pero kumbaga mga bandang alauna malaki na po, kaya po kailangan bago mag alauna nakatawid na po kayo sa kabila. Basa. Ingat po, napakadulas ng mga bato. Sana yun. O sana. Yun po. Ano po kami sa bakas ni Bernardo Carpio. Yun po tayo dumaan kasi dito po yung pinakamadaling daan eh. Yun po. Yun po tayo sa mga puno. Guys, ingat kayo sa mga ahas, baka mayroong ahas dito. Kasi po, gubat. Maraming mga wild predators. What? Tinik. What the fuck? At maingat din po kayo sa mga tae. Maraming mga tae. Yan po. Nakatin po namin yan. Mukhang mataas-taas to ah. Let's go, kaya natin yan. Ingat po kayo sa mga bato. Po, napakataas. Sigurado pag nareglag kayo, dalawa lang kalalagyan nyo. Pilay o patay. Let's go. Pina natin.
Kuya Mama Mary. Wow! Kailangan daw po, bago kayo tumulan dito, magdadasal muna kayo. Ingat. Let's go. Pasin natin. Ano kapundaan dito eh? Magubat yung daan dito. Sabi siya magubat. Sobrang gubat na po nung daanan dito. Hindi na po makakaraan yung tao. Pero po dati alam ko dito po yung daan. At ayan po, hanap po tayo ng ibang daan. Sobrang init. Init po guys. Sobrang dulas. Pus-pus na ako. Shout out kay Jerry's Cottage. Ayun po. Ayun po siya. Ito pala yung daan. Trivia nga po pala, no? May mga isda. Ang dami isda. Trivia nga po pala, no? Sabi nung mga matanda, ito daw po ay bakas ni Bernardo Carpio. At nandito po matatagpuan yung isang bakas. At yung isa daw po na bakas ay nasa San Miguel. Pero inyo, laki ng hakbang, no? Mula dito hanggang San Miguel. Ganun kalaki, higante yun. Pero sabi naman po nung mga treasure hunter, ito daw po ay, ang bakas daw po na to ay lot of, value of gold. Ewan ko lang po kung totoo. Ang ibig sabihin po ng value of gold, yung po ay isang tumpok ng kayamanan. Yung napakaraming kayamanan na hindi pa natatagpuan. Tinago at ginawang bakas ng paa, inukit, mano-mano. Sabi naman iba, ito po tinago yung kayamanan ni Yamashita. The Yamashita treasure. Tingnan po natin kung meron po tayo makikita ang mga sign. Sign ng mga treasure hunter. Kung talagang totoo. Yan po. Malapit na po kami. Yeah. Ayan guys. Meron po pala talagang mga pumupuntang tao dito. At ito po, oh. Nag-iwan po sila ng mga basura. Mamahinga lang po kami saglit. Masyado pong malayo yung aming nilakad. At pawis na pawis. 2 hours later. Guys, meron ditong prutas na kakaibang prutas sa likod ng bakas. Pag nakita nyo to, huwag nyo kakainin kasi lason to. Yan po. Gusto po kayong mamahinga. Hindi ko na po ni-record yung pamamahinga namin. Kasi po, sobrang hindi talaga. Haggard.
Ang hirap. Po, sino po? Sino po yung tapit na po kami sa bakas ng gigante na si Bernardo Carpio. Pero sabi naman ng mga ano, ng mga scientists, mga eksperto, ito daw po ay isang uri lamang ng bato na natawag na stalagmite. Stalagmite po ay buhay na bato na pataas po yung ano niya, yung laki. Kung saan nuhubog ang bato pataas. Sobrang sukal po. Ito pa yan namin yung bakas. Ang alam ko po dito po gawin yun eh. Stalagmite po ay isang uri ng bato na inuhubog pataas. Kaya po siguro nakahubog ng bato na pahugis paa. Siguro po ako incidence lang na naging ganoon siya sa kahuhubog na kakalaki ng bato. Inuhubog po na kutsura mo. Ayun! Nakita na po namin, finally! Wow! Si Bernardo Carpio. Po, nakita na po namin yung bakas ni Bernardo Carpio. Ayan po guys, ito na po yung bakas ni Bernardo Carpio na sinasabi ng mga matatanda. Ito po yung hindalaki. Ito po yung hindiliit. Ay, hindiliit. What? Hindilato. What the fuck? Ano ba ito? Pala si Gina, ano tawag niya sa mga pala? Hindi pala alam yung mga tawag niya. What the fuck was that? Oh, tama ito. Ito po, meron po akong ano, ekspertong ano yan. Hindi iba sa paa. O game. Ano po tawag dito? Hindalaki. Hindalaki? Parang equivalent ng hintuturo. Ayun, ito. Hindalato. Equivalent ng pala sinsingan, saka hindiliit. Hindi. Hinlalang. Hinalaki siya ito. Sa daliri, sa kamay. Sa ano, sa ito. Para pintuturo. Para tawag dito, pintuturo sa kamay. Hinlalato. Para sinsingan, hinliliit. Alright. Kaso, dati guys, hindi ganyan siya ka, ano, kapangit yung bakas ng paa niya. Talagang paang paa talaga yung bakas niya. Parang ganyan po talaga yung pagkakabakas niyo. Tapos hindi po ganyan, kaliit. Malaki po siya dati. Dahil nga po lumalaki nga po yung bato. Kasi nga po batong buhay. Kaya po lumiit na. Tapos nawala na po sa guhit yung ano niya, yung bato. Yung paa. Meron po akong ilang picture na inyo pong mabuti para mapag-aralan nyo. So yun nga po, sabi nga po ng mga treasure hunter, yung bakas, gantong bakas daw po ng paa is volume of gold. To, dalawang klase po ang volume of gold. Isa pong hugis siya ng paa na nakaguhit lang po na gilid. Pag ganun, hugis paa, yung nakaukit na po sa gilid. Yun po inuukit ng mga sinaunang tao para po maitago yung mga ginto, yung mga pastila, mga ganun. Itago nila sa mga safe na area, safe na lugar. Para pagdating ng araw, sabihin nila sa pamilya nila na ganito, ito, meron ditong golden. Ganun. Tapos isa naman po na ganitong klase, na yung lubog po yung paa. Parang inukit po siya na talagang paang paa. Ganyan po. At yung gato naman pong klase, ang tawag po dito, sobrang dami ng gold talaga na nakatago dito sa bakas resort. Pagka po ganyan klase yung ano niya, yung bakas, yung talagang ukit ng paa. Pero pagka po yung ganung ano lang, yung girid lang, konti lang po yun, no? Ilang piraso lang, ganun. Yun po yung mga ano ng mga treasure hunter. Pero po napakarami na pong treasure hunter ang pumunta dito
at dinalaw, pinuntahan po yung bakas, nilibot. Gumamit po sila ng mga machine, mga equipment, kung ano po klaseng mga gamit. Hinanap po nila yung gold, pero wala po talaga silang nakakitang gold dito sa Bakas Resort. Oh guys, nakita na po namin yung Bakas ni Bernardo Carpio. At iligo naman po kami sa Bakas Resort. Subukan po namin maligo. Talagang masakap. Tingnan po namin kung talagang may nanghihila. Sabi daw po, meron daw po nanghihila dito sa Bakas Resort. Chokoy. Sabi naman po ng mga meron po akong mga ilang sign ng mga treasure hunter na para po malaman kung meron pang gold, mga ways, kung saan paano mo malalaman kung saan may nakatago gold. Yan po. Hanap kami ng bandaan kasi po ang layo nito doon. Mainit. Yan po, yung po idadaan. Pumataas yung daan na po. Game over! Uy! Ingat po sa ahas guys. Oop! Mistake na hindi ka nice. Pala guys. Tingnan ko lang po kung may daan dito sa tubig dito. Yan po. OMG. Walang daan. Natrap po ako sa gitna ng mataas na bato. Balik po, balik. Babalik po ako. Init. Wala, walang daan. Balik, balik. Sa kabila. Init guys, oh. Ingat, oh. Subukan na ng daan dito. Halos wala nang madaanan. Ayaw ba? Yun. Let's go. Yan po, meron po siyang bilog dito. Hindi ko po alam kung ito po ay rock formation o isa rin pong isa rin pong sign, treasure hunter sign. Hindi po mabuti. Sa mga nakakaalam po o may idea kung ano po ito, puntahan nyo na po dito sa likod ng Bakas Resort. Yan po. Subukan ko rin pong umanap ng mga ilang sign kung mayroon mga bata, treasure hunter sign. Kasi po, sa basis sa aking pag-research, doon akong nakakita o mayroon din akong alam sa mga sign.
yung mga 3-4 sa pag sa kaka-research ko. Hindi guys, meron ako nakitang malang maliit na ano kami nakitang maliit na kuweba. Tingnan po namin kung ano pong meron sa loob. Inis po siya oh. Tingnan niyo po. Wala po siyang disi po siya. Tinutubuan ng mga damo o dahon. Pero pong bitak sa loob. Pero pong bitak sa loob. Hindi po kaya meron pong kuweba papasok dito. O isa pong lagusan papasok. Mga ka-PH, comment. Comment in protection box. OMG! Pinusunti niya ta. Hindi pala, sapot pala yun. Next na yun. Hindi alam yan. Hindi pa ako lubos na treasure hunter. Guys, baka kami ng daan. Tuligo na kami. At kami post na sa mga ilit. Para iba't kaya ganoon. Init ah! Oh. Nakit ko isang palok dito. Pero po, ang linis po ng daanan niya. Ah, para po, pag silang pinadaanan na ang tao. So, linis po ang daanan. So po, di po kami nanggaling ganun. Pero meron ko. Pero alam ko po meron kuweba dito. Subukan po muna namin puntahan yung kuweba. Kaso po maliit na busa. Parang lumab lang. Lumab lang siya. Hindi po siya malaki na kuweba. Dari po lagi sa ayun, mamamana ng umaga. Oh, na po na kayo. Ha? Oo. Bilag kayo ano eh, yung bakas. Ayun po, may tropa tayong spear fishing. Wow! Iman garbyo. Ayun po. Pero kung kuweba dito, pasok po kami. Ano yung kuweba? Yeah. So, ingat po guys. Sobrang hirap ng daan. Papasok sa kuweba. Ayun po. Yeah. Ayun po. Ayan. Ikot-ikot. Nakatakot sa loob. Masikip. Ganto lang siya. Silungan lang siya pag umuulan. Wala siyang lagusan. Okay. Ano po? At meron pa po. Meron po palang daan dito. Ayun po.
Dito na po tayo sa daan. Yan po. Subukan po natin tumalon sa bakas. Talo na ng bakas. Yan po. Ah. Ready na. Ha? Sige. Yan po. Ingat guys, napakadulas. Napakadulas ng mga bato. Yan po. Yan po lang sa taas. Yan po. Dahil ilog, ang taong ilog po tayo. Tari po natin tumalun sa bakas kung kaya pa. Yan po. Yan po yung tatalunin ko. A few inches later. Don't forget to like, share, and subscribe. Meanwhile.